Trip Kuto Vlogs, where the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. Hello guys! Napakagandang umaga sa lahat! Welcome to my channel! So today, maglalaag-laag tayo guys. Maglalakad-lakad tayo kasi wala naman akong gagawin. So, maaga ako nagising. Alas 6 pa lang gising na ako. So sabi ko maglakad-lakad na nga. Now, today, dito tayo guys sa... Dito pa rin ako kung saan ako nakatira. For those of you who were able to watch my previous vlogs, I vlogged about the place where I'm staying, this place. Now, kung makikita nyo guys, doon sa likod, doon ako nag-stop nung vlog ko about this place. So today, sisimula na naman natin siya sa Karugtong. So dito ako magbablog ngayon sa Karugtong na lugar kung saan ako nagtapos the last time. So, yan. As you can see on my side is the national headquarters of the Bangkok Bank. Now, chika-chika tayo guys. The reason kung bakit wala akong ginagawa is because, by the way, I am a freelancer. I do remote work. I work in a company sa US. Now, nanibago ako ngayon kasi halos wala siyang ginagawa. Isipin nyo guys, hindi ako makakapaglakad ngayon, makakapaglakad-lakad ngayon kung meron akong ginagawa. Wala talaga. Alam mo, in a week, may papagawa lang sila sa akin na pwede kong gawin in 15 minutes, in 30 minutes, or in 1 hour. The rest of the week, wala nang ginagawa. Walang naghahanap sa akin, walang nag-i-email sa akin. But, nakaantabay rin lang naman ako sa kanila sakaling may maghanap sa akin. And, I have the application on my phone para pag nag-message sila sa akin, kahit nasan man ako, I can always answer. So, at pinagdasal ko to guys sa trabaho na to kasi sabi ko, Lord, ayoko na ng panggabi, ayoko na sa BPO. Gusto ko trabaho na walang stress, madali lang, at exactly binigay talaga siya sa akin ni Lord. Now, pinagdasal ko din na sabi ko, Lord, sana maayos yung sweldo para makapag-travel ako. And, di ba, I don't wanna go into details about how much, but with the salary that I'm getting from this job, guys, I am able to travel internationally, diba? So, lahat yan ipinagdasal ko at lahat yan sinagot ni Lord, more pa. So, I guess it's time for us to, you know, really know each other. So, I'm a Bicolan. I'm from Bicol, from Albay. I graduated in Bicol University in 1998. And then from there, in 1998, pumunta na ako ng Manila. So, sa Manila na ako all throughout. I've been living in Manila for, I guess, more than 25 years already. Now, mainly, ang naging trabaho ko, guys, is napadpad ako sa BPO. So, hindi na ako naalis sa BPO and I have been working in BPO since I started working. And then, panggabi siya. So, panggabi for more than 25 years and wala naman akong sama ng loob sa BPO kasi binuhay niya naman ako, tinupad niya naman yung mga pangarap ko, nabili ko naman yung mga gusto ko. I was able to somehow make my family happy because I am able to support them from the salary that I'm getting from the BPO industry. Now, the highest position probably that I held there is being a team lead. So, but the last company I worked with was Shell. Sa Shell, wala akong position. I was just a normal employee. But the salary was actually equal to a salary of a team lead. So, and Shell is the best
company for me ever. Sa lahat ng napagtrabahuhan ko, kasi ang dami ko ng mga napagtrabahuhan na company, for me, Shell is the best. So, kaya kung may mga anak kayo, family members, na naghahanap ng work, try looking for ways na makapasok kayo sa Shell, kasi Shell is the best company ever. So, yun guys. Yun yung, ano ko, yun yung, there's a brief thing about me. Now, I will talk to you more about me as we go along. Now, the reason pala guys why I am not asking a lot about subscribing and all, kasi I want you to do it naturally. Alam mo yun, if you think na may connect kayo sa akin, if you think that you enjoy the vlog, that's the only time that I want you to subscribe. Ayokong mangulit na, oh, subscribe, tapos ano, tapos hindi naman kayo manood ng video ko, simply because hindi nyo naman na-enjoy yung video ko, and nag-subscribe like I do for the sake of subscribing. So, I want you to enjoy my videos. I want you to have a connection with me. Para, what's gonna happen is, we will have a relationship. Diba? There is connection. So, hindi ako nagmamadali. Hindi ako, for me, it's not all about numbers. Hindi ako nagmamadali na maging marami yung subscribers. Hindi ako nagmamadali na maging marami yung view, though monetized na ako. But, I am not earning yet. Once pa lang ako sumweldo, $100, which is 5,000, at hindi pa nasusundan, kasi nga wala naman ako masyadong vlogs and wala naman ako masyadong views. Now, but right now, the main reason why I'm traveling, the main reason why I'm here in Thailand is for me to do full-time vlogging, para I can post videos on a regular basis. Probably, kung kakayanin on a daily basis, yun ang gagawin ko. So, I guess, so much about me, guys. Let me tell you about the place. Meron ako sa inyong ipapakita. So, if you can see, iwan ko kung nakikita nyo, that is the most beautiful building for me. Oh, hindi pa naman ako nakakakita ng magagandang building sa ibang bansa. So far, ito pa lang. And for me, this is the most beautiful building for me right now. So tingnan nyo naman guys, oh. Para siyang sira. Para siyang mapuputol anytime. And that building is called King Power Mahanakorn Building. Now, we'll do a separate vlog about it, kasi meron siyang observatory guys sa taas. In fact, it is actually the tallest observatory here in Bangkok. And at the same time, meron siyang glass walk. So, parang merong glass, tapos makikita mo yung sa baba. So, if you are afraid of heights, hindi mo kakayanin. So, for now, ayan na muna. I'm showing you King Power Mahanakorn Building. But I'm gonna be doing a separate vlog about it. Okay? So, dito na tayo guys. Meron kasi akong pupuntahan. Papakita ko sa inyo kasi gandang-ganda ako dun sa place. Now guys, again, this is still an extension of the place where I'm staying. This is still an extension of Silom Road. But if you observe, ayan, makikita mo, it's not as busy as yung dun sa unang vlog ko. Doon, di ba, ang daming mga office buildings, ang daming mga kung ano-ano masyado. Dito, laid back na, parang more on residential, more on condominium. Yun na yun dito. So, and hotels and all, hindi na kasing busy. So, yun ang difference. Ayan guys, wala pa akong nakakasalubong na pogi. Yung tipong magpapatibok ng poet ng atin yun. Charing! So, yun. Minsan kasi ang dami dito. Hindi minsan, ang dami talaga dito mga foreigners. So, siguro mga tulog pa ang mga loka. Kasi umaura-aura kagabi. So, kaya ganun. Ayan guys, so meron ding mga bus. Kaso lang, takot ako mag-bus kasi hindi ko mabasa yung mga destination. Kasi ang mga nakasulat is Thai. Tapos,
hindi ka naman pwede magtanong kasi hindi ka din naman nila maiintindihan. So, di ba? Mabuti na sa trend kasi may mga nakalagay na mga destination dyan. Wala akong idea kung saan ako papunta. So, eto na guys, if you can see, napakatahimik na ng lugar para na siyang isang normal neighborhood. Now, na-appreciate ko lang guys, tingnan nyo, ang ganda ng mga streets dito kasi talagang nilagay nila yung puno ng mga halaman and kung titingnan nyo, orchids pa yung mga nakalagay, di ba? Dami kasing orchids dito sa ano, ang daming orchids dito sa Thailand. So, mahalaman sila dito, mapuno din. Now, kung titingnan nyo dun guys sa malayo, I don't know if you can see, that is a Marriott Hotel. So, ang na-observe ko lang dito guys sa ano, sa Thailand, hindi concentrated yung mga big name hotels sa isang lugar. Hindi katulad sa atin na parang concentrated lang siya sa Ortigas, concentrated lang siya sa Ayala, tapos sa BGC. Dito guys sa Bangkok, they are everywhere. Kahit saan ka pumunta, even in those places na hindi mo na ini-expect, makakakita ka ng mga hotel na may pangalan. Alam mo yun, yung mga world famous hotels, makakakita ka. Kasi, di ba, as I mentioned before in the very first Bangkok vlog ko na yung ano, yung downtown ng Bangkok, ano siya, nakaspread. Hindi concentrated yung matataas na building, hindi concentrated yung mga ano sa isang lugar lang. Dito is everywhere. Kaya kahit saan ka magpunta, you will be surprised with big name hotels and establishments anywhere and everywhere. So eto na guys, I thought, kasi di ba sabi ko sa inyo, kaya ako naglalakad dito kasi meron ako sa inyong ipapakita. Now I thought, demolished na siya kasi kanina pa ako naglalakad, hindi ko siya makita. So mabuti naman nandyan, pakita ko siya sa inyo. Pero for now, ito muna papakita ko sa inyo. Ayan. So if you'll see guys, yung mga bulaklak na yan na tinitinda nila dito, yun yung mga bulaklak na binibili ng mga pumupunta ng temples. So, inaalay nila yan sa temple. So, eto guys yung papakita ko sa inyo, yung Hindu temple na yan. So, that is a very beautiful Hindu temple. Papakita ko sa inyo guys yung mga intricate design niya. So, tawid na tayo. So, here, if you'll see, tingnan nyo, oh, napaka-intricate ng mga design. Ang ganda, napaka-colorful. So, I really love this temple. Now, if you'll ask kung bakit may Hindu temple, kasi diba, Bangkok is a Buddhist country. Ang Bangkok naman is open to different religions. So, they have a lot of Catholic churches here. Tapos, ito is a Hindu temple. Ayan ang ganda. So, I'll take pictures later. Tingnan natin kung makakapasok tayo. So yun guys, ayan pala yung pangalan ng temple. It's Sri Maha Mariamman Temple. Now, it is an Indian temple pala guys. It was built in 1879 by Indian settlers here in Silom, Bangkok. Now, so it is a temple for Indians. So I guess, correct me if I'm wrong, it is a Hindu temple. Pero nakita ko guys sa loob, parang no picture. So parang natatakot naman ako magpicture kasi parang baka masita tayo. So baka dito na lang ako sa labas magpicture taking. Ayun na guys, pauwi na tayo. Tapos na ako mag-pictorial, mag-modeling. Chores! Nag-modeling ako doon guys sa temple. Kaso lang, sa labas lang kasi bawal sa loob. So may restriction siya, bawal sa loob magpicture. Samantalang dayo lang naman sila dito sa Bangkok. Eh kung yung mga major temples nga dito na talagang Buddhist temple, like really well known, like Wat Arun and Wat Pho, is pwede kang mag-video and mag-picture sa loob. Ito naman na maliit lang tapos dayo lang din dito sa Bangkok, is ang daming restrictions. But anyway, so yun guys, mabilisan lang na video to. Naglakad-lakad lang ako. I just wanna show you the temple and at the same time, you know, getting to know each other. So, sa mga nag-enjoy sa vlog ko, sa may mga connect sa akin, feel free to subscribe. I will appreciate it. Ayan pala guys, malapit na ako sa bahay. Tapos, papakita ko sa inyo kasi super bongga. As in, matutuwa kayo. Kung dito kayo nakatira sa Silom, try this. Ito na siya.
So, it's a street, guys. Usong-uso dito sa ano, sa Bangkok yung mga streets na ganito. Nagagamit talaga nila kasi punong-puno ng mga street vendors. Ayan, they have clothing. Tapos they have food. Ayan, no, ang dami ng kung ano-ano mga abubot. Tapos, ang dami din mga pagkain. So, this is a gem kasi, alam mo yon, talagang hindi ka mahihirapan bumili ng pagkain mo. Tapos, super mura, pati mga damit. Ayan. So, dito ako bumili kahapon ng lunch at nagustuhan ko yung lasa. So, dito ulit ako bibili today. So, super lapit lang nito sa bahay. As in, eto, dito ako guys, bumili kahapon. So, dito ulit ako bibili today. Tingnan natin kung anong mga ulam nila today. Kasi, yun ang bibilihin natin. Parang gusto ko yung pritong isda. Ayan, oh. Ito, ano kaya to? Ayan. So, tingnan natin. Parang gusto ko yung fish. And itong ano. Parang gusto ko mag-seafood ngayon. Ayan, bili muna ako guys. Stop recording muna ang lola mo. Ayan. Ayan na guys, oh. Ito yung bibilin ko. Ayan ang bibilin ng lola nyo. Itong beef. Tapos, pinakiusapan ko si ate na sabi ko, konti lang yung ibigay sa aking rice. Tapos, dalawang salad. Kasi may free salad sila. Ayan, so. So, ito guys, continuation of the lakad pa uwi dito sa street na to. So, kung nandito kayo malapit sa Siloam, if you happen to be here in Bangkok and stay here in Siloam, go to this place kasi matutuwa kayo with what you can find. Actually, meron ako nakita magandang bags dito guys for girls. Ayan o, ang ganda, mga bags. So, they are punong-puno ng mga kainan, nakakatuwa. Ayan, di ba ang daming tao? Kasi guys, ayan, di ba, itong nasa gilid natin, sa left side is the Bangkok Bank headquarters. So, tinatao to ng mga office people. So, pag lalo na pag-lunch, talagang punuan sila dito. Kasi dito sila bumibili ng lunch nila. O yung iba naman, bago pumasok, bumili na. So, ayan, may mga kung ano-ano pang mga mabibili. Meron ako dito guys nakita na ano na ang gandang iPhone case. Kaso lang parang wala sa 12. Ayan o. Nakikita nyo yan mga Goyard. Ayan. Tapos itong sa taas naman parang mga ano, Bottega Veneta. Ganon. So magtatanong ako pag may pera na ako kasi wala pa akong sweldo ngayon. So eto na guys. Palabas na ako dito sa street na to. Paglabas nyo dyan, pagkaliwa, konting kembot. Charis! Konting kembot sa bahay na. So, eto guys, di ba kakaliwa na ang lola nyo? Tingnan nyo, ang daming namimili dito guys. Kaya alam mo yung mga nagtitinda dito, mabubuhay. Sa atin sa Philippines, parang hindi bumibili yung mga tao. Kaya naman yung mga nagtitinda, hirap, kapos sa buhay. Samantalang ito, hindi yan mga tourist. Mga local yan. Tingnan mo, kahit saan kanto ka, tumingin ang daming mga nagtitinda. Di ba ganun dito sa Thailand? Kaya yung mga nagtitinda na yan, hindi yan mga mahihirap. They are not the people who live in the squatter area. Katulad sa atin na parang yung mga nagtitinda, wala namang choice tumira sa squatter kasi wala namang kinikita, pangkain lang nila. Samantalang dito sa Bangkok, tingnan mo, oh. Ang dami, lahat ang naglalakad na bit-bit. Ganon. So, para may idea kayo guys, kung ano yung difference ng Bangkok sa ng Thailand sa Pilipinas. So, ayan pa guys, oh. Nakikita nyo yan. Puro pa yan mga street food, mga nagtitinda. Tapos ito, pagkanan mo, dito na ako nakatira. Ayan, oh, kung nakikita nyo, Teeny Cathy Hostel. This is where I live. Ganun lang ako guys, kalapit.
sa mga aurahan dito. Charing! Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!